Yo, what's up mga brad, mga boss, mga paps, mga ma'am, mga sir. Hello po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Today's vlog mga brad, gusto ko lang i-share yung experience ko rito kay NMAX 2020. Quick review mga ganun about dito kay NMAX. By the way mga brad, iniram ko lang to sa kapatid ko to, hindi sa akin to. Kumbaga pinabi-break in na rin niya sa akin. So ang topic natin today guys is kung ano ang mga nagustuhan ko rito sa NMAX na to at yung mga hindi ko gusto. Nung nasakyan ko to guys, tong NMAX na to, grabe. Ang sarap sa pakiramdam. Komportableng komportable ka. Especially sa upuan, hindi masakit sa puwet. By the way guys, ano pala, yung motor ko talaga is puro underbone. Nakaka-drive naman tayo ng, o nakakasakay naman tayo ng mga scooter. Pero yung mga ganito kalaki, first time lang natin. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Kasi yung akin kasi mga underbone yun. Mahilig talaga ako sa may mga cambio, ganyan. May clutch. Parang may thrill ba? Siguro ganun lang yung personality ko. Sa akin lang naman yun mga brad, ah. Hindi ko naman ilalahat. Siyempre kanya-kanya naman tayong ano, personality. May gusto tayo ganito, yung ganito ayaw ng iba. Ayaw natin ng ganito, gusto naman ng iba, vice versa lang, ganun lang mga brad. Pero na nasakyan ko to, grabe, na-impress talaga ako. Ang sarap niyang gamitin. Piga ka na lang ng piga. Ang lapad ng upuan. Unang-una sa mga nagustuhan ko talaga rito mga brad is yung kanyang upuan, grabe. Kahit siguro ma-drive ko to hanggang Tagaytay, hindi siguro sasakit puwet ko rito eh. Sarap po, lapad, grabe. Tapos yung kapaka niya, yan. Pwede mo i-stretch yung paa mo ng ganyan, pwede mo rin ibalik ng ganito. Grabe, pag nangawit ka sa ganito, oh, stretch mo, yan. Chill-chill ka lang. Sarap po. Tapos sa upuan niya mga brad, pati yung sakay mo, hindi rin ganun ka ano, dahil malapad siya eh, hindi ka mahihirapan masyado. Kaya lang sobrang lapad naman niya, nakabuka ka naman yung sakay mo, I mean yung OBR mo. Guys, hindi ko siya binabarurot masyado kasi kung makikita nyo yun, oh, break in period pa siya. Although pwede naman, kaya lang eh hindi pa ako familiar sa ganitong motor eh, kaya kailangan kapain ko pa rin talaga. Tapos yung isang gusto ko pa guys, yung eto, silinyador, pihit ka na ng pihit. Pihit ka na ng pihit guys. Tapos yung preno, kabilaan, hawak ka lang dyan. At ang maganda pa rito sa NMAX 2020 na to, dual ABS na siya mga brad, harap at likod. Nung tinanong ko sa mekaniko, yung ABS sa likod is sensor daw yun. Tapos yung sa harapan, ewan ko, baka dyan talaga yung pinaka ABS. Ganun. Kasi wala tayong idea sa ABS eh. Yung motor natin, walang ABS. At saka guys, ang isa ko pa rin nagustuhan sa kanya, eh, hindi ko na mabibilang siguro. Ewan ko, pangatlo na siguro to. Is yung mga side pocket niya. Ayan, tulad nito. Sa side pocket dito sa kabila, may charging port. Pwede ka na mag-charge. Sa kabila naman, meron ding another pocket. Pwede mo ilagay yung cellphone mo. Ayan, cellphone natin, nandito. Tapos, guys, yung compartment niya, malaki. Pero yung helmet kong full face na to, hindi siguro kakasya. Hindi ko kabisado yung kung ilang litro eh. Pero malaki siya. Goods na siya, mga brad. Kesa ron sa isang mot-mot natin, alam niyo naman yun. Madamot yun eh, gusto nun matulin lang talaga yun. Isang pirasong Angel's Burger lang ata malalagay mo dun eh. Tapos,
Yan guys, tignan niyo yung panel niya. Fully digital. Ayos din, maganda. Tapos, kung napapansin nyo, ito yung common na ginagawang passing light sa mga previous model ng NMAX. Sa 2020, hindi na pwede kasi ginawa na siyang switch para dyan sa panel natin, no? Tignan nyo guys, ipindutin ko ha. Trip 1, trip 2, battery, yan, odo, etc. So, andyan na siya guys. Kaya di na tayo pwede maglagay ng passing light dito. Kasi wala siyang built-in na passing light eh. High and low lang. Tapos yung headlight niya sa unahan, LED na rin sa likod, LED na rin. Pero yung mga signal light niya is bulb type pa rin. Pero para sa akin okay naman. Para sa akin lang ha. Kasi mas kitain pag ganun eh. Mas visible. Para lang sa akin yun mga brad. Hindi natin alam sa iba. Para sa inyo. Uy, sarap talaga na ito. Relax. Hindi sumasakit yung puwet ko. Mik-mik yung sniper ko. Huwag ka magsiselos ha. Dine-break-in lang natin tong motor ni kapatid. Kasi wala pa siyang lisensya mga brad. So hindi pa siya pwedeng mag-drive. Sa ngayon kasi inaasikaso niya pa lang yung magkaroon siya ng lisensya eh. By next year pa siguro magkakaroon ng lisensya yun. Kaya ako na lang muna gagamit nito. Punta naman tayo mga brad sa hindi naman totally hindi nagustuhan. Parang na ano lang, unting ano lang, alam mo na ganun. Basta andali, hinto tayo mga brad. Pakita ko sa inyo yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Tatlo yung hindi ko nagustuhan sa kanya eh. Hindi naman, basta hindi naman totally hindi nagustuhan ha. Kasi pwede mo naman siyang palitan or ano, etc. Ito mga brad, tignan natin. Opya. Ang una kong hindi nagustuhan sa kanya mga brad is eto. Yung shock niya. Antigas. Ang ano, matagtag sobra. Daig pa yung sniper ko sa tagtag eh. Grabe tagtag na ito. Siguro dahil bago pa lang. Tapos yung pangalawa mga brad is ito. Yung air filter niya medyo maluwag. Siguro dalawa lang ata yung tornillo niya rito eh. Dalawa nga lang. Parang walang sumusuporta kaya parang maalog siya. Tapos yung last mga brad, eto. Yan, side stand niya. Kapag hindi mo siya naibaba ng maayos, may tendency bumalik siya. Tulad nito. Ganyan lang. Delicate so. Oh, tutumba. So kailangan siguraduhin mo nakasagad talaga. At saka medyo mababa yung side stand niya. Maikli. So yun lang mga brad, yun lang hindi ko nagustuhan sa kanya so far. Pero sa riding comfort talaga, grabe, 100% solid, ang sarap. Subukan natin mga brad yung ABS nya. Yung brake sa rear subukan natin. Kasi ilang beses ko ito sinubukan eh, dun sa amin. Ayaw talaga mag-slide. Ah, bukan natin. Oh, walang slide. Unahan. Wala rin. Eh di ikaw na naka ABS. Yan o, mga NMAX 2019. Mga pinsan mo. So
So mga brad, mga pops, mga mom, dito ko natatapusin yung quick review natin about dito sa NMAX. Kasi hindi naman tayo professional mag-review. Kumbaga yung mga napapansin lang natin sa kanya pag ginagamit natin, ganun. So kung umabot po kayo dito is maraming maraming salamat po sa panonood. Ride safe po sa ating lahat, lalo na sa mga motorcycle riders dyan. Ride safe. Tsaka ingat lang din po, kasi alam nyo naman may pandemic pa po tayong kinakaharap. Hindi pa po tayo ganun ka ligtas. Kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Shout out din po pala sa mga subscribers ko, yung mga dating subscribers ko na dyan, yung mga bago, maraming salamat po sa pag-subscribe nyo. At maraming salamat din sa panonood ng mga videos ko. Thank you, thank you, thank you. Thank you rin. At shout out sa asawa ko, sa baby ko. Shout out sa inyong mag-ina. Sa utol ko, tol, shout out sa pagpapahiram nito. Maraming salamat. Susunod ulit ah. Ito muna gagamitin ko. Sarap niya gamitin eh. So guys, abangan nyo lang po. Marami pa po akong vlog na gagawin. Stay tuned lang po sa channel ko. Sige guys, bye bye. This is Jovan of Ride with JD, signing off.